Maski iba, hindi dapat husgahan. Mapadamit man o mukha, siya'y may paroroonan. Hanggang ngayon, di pa rin natin bati. Ibang tingin, basta't may yamang hatid. Di ba't batas natin dapat may piring? Ba't sumilip sa makasaysayang araw ng kagitingan po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Xiao Chua, isang public historian. Sa ngalan po ng Komisyon para sa mga Karapatang Pantao, binabati ko po kayo sa ating gagawin ngayon na special event para sa araw na ito. At ito po yung kababaihan sa digmaan, pagkabusabos at pagtindig. Okay, pag-usapan po natin yan. Sir, naglit lang po, no? Araw ng kagitingan po ang pinag-uusapan natin ngayon. Bakit po, di ba, dapat tungkol sa kagitingan, tungkol sa katapangan, no? Lalo na nung mga lumaban nung panahon ng digmaan. Pero bakit po yung ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga kababaihan sa digmaan at tungkol sa pagkabusabos nila? Oh, o una sa lahat, kakatapos lang ho natin ng Women's Month noong Marso. Kaya parang ito yung pahabol din natin. Ngunit, gayon din, atin ding ipinagdiriwa nga yung araw ng kagitingan na ito po ay gumugunita dun sa Fall of Bataan. O, yung Fall of Bataan po, yan ho ay kahit pagkatalo yan, kinabiliban tayo ng mundo. Kasi kahit natalo tayo, 3 months naman tayong nakatayo, no? Laban sa mga Hapones, kung kailan ang buong Southeast Asia ay sumuko na, tayo ay hindi pa rin. At 3 months hanggang April 9 ay lumalaban tayo. Naging inspirasyon tayo sa mundo dahil dyan sa Fall of Bataan na yan. Kaya sinabi nila, remember Bataan and remember Corregidor. Tandaan natin na yung mga sundalo natin ng World War II, bakit sila lumaban? Kasi pinagtatanggol nila, alam nila itong rehimeng Hapones noon, lumalabag ito sa karapatang pantao. Nakita nila yan sa China noong 1936. Kaya ano ang sinasabi nila? Lalabanan namin ito. Hindi ito magpapalaya sa atin. Lalabanan namin ito. Kaya yun po yung nangyari doon, no? Na sila po ay lumaban, tumindig para sa demokrasya, para sa karapatang pantao, laban sa diktadura, no? Laban sa isang tyrant, no? Oppressor, laban sa isang kolonisador, imperialista. So yan po yung
laban ng ating mga ninuno noong World War II. Kaya ginugunita natin yung Bataan Day. Ang problema, laging ang nafo-focus dun sa mga lalaking lumaban, sa mga sundalong magigiting, pero kailangan makita din natin na may iba-ibang forma ng kagitingan. Maraming kababaihan nung panahon na iyon ang tumulong sa mga gerilya, sa mga patuloy na lumaban after the fall of Bataan para ipanalo yung ating laban after 3 years. Ano? So marami, di ba, kilala natin sila, si Jose Palianis Escoda, yung nag-invento ng banana ketchup na si Maria Rosa, di ba, mga nagpupuslit yan ng pagkain sa mga nasa kampo militar ng mga Apones, no, ng mga ano natin, ng mga prisoners natin. Oh? Ngayon, ang kailangan din natin makita, liban pa dyan, at syempre may mga nagsipaghawak din ng sandata tulad ni Remedios Gomez Paraiso, di ba, si Commander Liwayway, at saka si Yay Panlilio, ay mga humawak ng sandata, iba-ibang mga papel ng kababaihan. Ang special focus po natin ngayon dito ay tungkol naman sa paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng digmaan. At ang tinutukoy po natin dito ay tinatawag na sex slavery. O yung tinatawag na issue ng mga tinatawag nating wartime comfort women. At yan po ang tatalakayin natin ngayon. Ang tanong nga, anong kagitingan na pag-uusapan natin pagdating sa mga biktima? Biktima sila, hindi sila bayani. Hindi sila magiting kasi kawawa sila. At dito natin makikita itong issue ng comfort women. Nakita natin ng maraming magigiting na mga babaeng lola na upang ang Pilipinas ay mabigyan ng katarungan sa kasaysayan ay sila po ay tumindig kahit na sa kanilang katandaan at kahit na pwede naman nilang ibaon sa limot sa kanilang libingan ang kanilang mga karanasan, ay sila po ay tumindig. At ano ang kahulugan na kanilang ipinakitang kagitingan ng mga lola na ito sa ating laban ngayon para sa mas pantay at mas maginhawang lipunan para sa ating mga kababaihan. Samahan niyo po kami sa mga susunod na sandali upang pag-usapan ang ating paksa muli na pinamagatang kababaihan sa digmaan, pagkabusabos at pagtindig. Ito po ay handog sa inyo ng Komisyon para sa mga Karapatang Pantao. Ayan po, no, nagpapasalamat po tayo at kasama po natin ngayon ang nakilala ko po na isang abogado mula sa Sapalo, Veles, Bundang and Bulilan Law Offices. Nakilala po siya bilang isang maritime lawyer, but once in his life, no, before he took the bar, he covered the comfort women issue, no, noong panahon 1990s. At yan yung pagkukwentuhan natin ngayon, kasi napaganda na malaman natin from him first hand ano itong naging laban ng ating mga comfort women noong dekada 90. At syempre, hanggang sa kasalukuyan, siya po ay advocate ng ating campaign na Flowers for Lola. Please welcome si Attorney Dennis Goretcho. Attorney, magandang araw po ng kagitingan sa inyo. Magandang araw po. Ito ho, tulad sinabi ni Shao, ako po si Attorney Dennis Goretcho mula sa Palo Veres, Bundang Bulilan Law Offices. Aside from maging abogado, ito lang binanggit niya, isa ako sa advocate na iba-ibang issues tungkol sa ating lipunan, ng kasaysayan, isa nga ho dyan, ang issue ng comfort women. Ayun, tama po. So, balikan mo natin ano yung 1990s. Paano ba kayo na-involve dito sa issue ng comfort women? Kasi ang alam natin, di ba, for the longest time po, ay siyempre masakit yung experience ng ating mga lola. Eh, hindi po nila sinabi agad na ganito yung kanilang experience. Then of course, noong 1990s, pumutok po ang issue na meron palang ganito at naglabasan yung ating mga lola. So please, tell us about it.
Noong 1990s kasi, I was still in law school. Tapos at the same time, part ako ng evening class, yung work student program. Reporter ako ng Today newspaper and iba-ibang ano rin, international newspapers, news agencies, yung tatawag nating AFP, UPI, Reuters. So yan, kinukover. Isa dyan sa interesting issues na kinukover ko, itong comfort women. Nung nag-start kasi ako, parang doon sila isa-isang naglalabasan. Tulad nga nito, si Lola Rosa Henson, kasi kilala natin siya, siya yung kauna-unahang Filipina comfort women na lumabas. At lumabas siya nung 1992. September 1992, lumabas siya. Pinakilala niya sa mundo ang kanyang karanasan as one of the comfort women. Bakit ba siya lumabas? Kasi yan, nakikinig siya ng ano noon, ng radyo. Tapos narinig niya boss ni Nelia Sancho. Members, nung time na yun, member si Nelia ng tinatawag ng Task Force for Filipina Military Sexual Slavery by Japan. Tapos yung sinabi niya, kung mayroong mga comfort women sa Philippines, lumabas sila at mag-demand ng justice as well as restitution dahil sa war crimes ng Japan against Asian women. Tapos yun nga, September 18, 1992, lumabas si Lola Rosa at pinagkwento niya ang nangyari sa kanya at para ang kanyang kidinaanan hindi mangyari sa ibang kababaihan. Ano ba itong kwento ni Lola Rosa Henson? Oo nga, ano ba yung naranasan nila? Si Lola Rosa kasi, actually, yung kwento kasi niya, pareho rin to nung mga ibang tatawag na ng comfort women. Barely, 15 years old pa lang si Lola Rosa Henson noon, 1942, nung nirape daw siya twice ng mga Japanese officer ngayon na Fort Bonifacio. Tapos the year after, nahuli na naman siya ng mga sundalo Hapon at dinala siya sa garrison sa Magalang, Pampanga, kung saan naging sex slave siya ng mga Japanese troops for 9 months until she was freed by the Hukbalhap, yung hukbong bayan laban sa Hapon noong 1944. Ito yung words na galing doon sa libro, ha? Kasi merong librong nilabas tungkol sa flight ng mga comfort women. Ito yung English translation. There was no rest. They have sex with me every minute. That's why we're very tired. They would allow you to rest only when all of them had already finished. Due to my tender age, it was painful experience for me. Sometimes in the morning and sometimes in the evening, not only 20 times. So yan yung sinasabi ni Lola Rosa Henson. My God. Wow. So, grabe. So, iba ang ano, no? Iba yung tinatawag natin na victims of sexual violence, no? Yes. Iniwalay natin kasi akala natin lahat ng na-rape nung World War II ay comfort women. No, hindi po, no? Mas karimari-marim yung nagaganap sa mga comfort women. Of course, aside from yung mga ni-rape na pinatay, pero yung kinip ka as sex slave. Now, ang tanong ko po, Sir Dennis, no, baka I don't know if I'm jumping into your story, but I would like to ask, ito bang comfort women as sex slaves, were they paid by the Japanese? Kasi there are some researchers who are saying na itong mga comfort women are actually prostitutes. They were paid already. So hindi pwedeng sabihin na parang sila ay victims of violence. Yes. Actually, yung point mo kasi, isa yan sa parang nagkaroon ng controversy recently kasi nga naglabas ng isang parang paper online, yung isang scholar daw galing sa Harvard. Ang pangalan nito ay si Ramsayer, J. Mark Ramsayer. Ang title ng paper niya, Contracting for Sex in the Pacific War. Ito, pinablish online sa International Review of Law and Economics, kung saan dinidescribe nito ang mga Korean comfort women as prostitutes, kung saan willingly nag-enter sila sa mga kontrata, sa mga entrepreneurs to work sa mga war front brothels or yung mga tatawag nating mga prostitution house sa Southeast Asia. Ang sinabi nito, yung Japanese Army created daw
standards in licensing. Kumbaga, licensing so comfort stations for healthy prostitutes around Asia during the World War II. In a way, ang goal daw kasi ito, i-prevent yung pag-ano ng venereal diseases. Tapos, ang pagkakasabi rin kasi ni Ramsey dyan, diniscuss din niya yung economic structure ng contracts kung saan yung sex work na yan ay voluntary chosen, ni-rationalize yung prostitution based on economic factors, tapos wow, kung saan ang mga women ay nag-negotiate para na ng higher wages na kanilang sexual labors. Kaya kung wow, sinasabi nito parang ano dyan, alternative opportunities daw kasi mas malaki kinikita nila. Pero ang ano naman dyan, siyempre yung mga advocates, binira nila yung ano na yan, yung paper na yan. Dahil nga, lalo na kunyari sa Philippines. Although yung paper na yan, na-concentrate na sa South Korea, siyempre apektado yung advocacy ng mga Philippine group on corporate women. At ito, specifically, tatanong ko, sa mga kwento ng mga lola na kasi, sa totoo lang, nung inyong inocover nito before you took the bar exam, no? At nakakatuwa kasi talaga palang nag-report kayo not just for the Today newspaper but also for the Wires. So yung mga yes, news agencies na nagbabalita around the world. So yung byline ni Sir Dennis ay nabasa yan sa iba't ibang dyaryo sa buong daigdig. Ano? Pero ang sinasabi natin dito, nakilala niyo yung mga lolas, nagkwento ba sila na sila ay bayan? I assume they were fed because sila ay nasa isang lugar na inilagay sila doon to do sex work for many months. But ano ang kinikwento ba sila na sila ba'y binabayaran or what? Siyempre, ito nga kasi, mahirap, it's mabigat sa loob nila talagang in the first place lumabas. That's true. Kasi nung time na nag-start yan, I think yung numbers nila umabot ng 200 plus lahat-lahat. Oh my God. Bali, parang dalawang grupo na pwede mo i-classify eh. Isa, yung tinatawag natin traditional comfort women, ito yung mga nilagay sa isang comfort station ng matagal, yung weeks, months, may years pa. Tapos meron din tatawag tayo yung mga victims ng sexual violence. Ito yung mga nire-rape lang na, for example, yung mga tatawag natin yung mga malaya lolas na from Mapaniki, Pampanga, dinala sila doon sa tatawag natin bahay na pula sa Bulacan. Oh, yung sikat na sikat. Nire-rape. Kaya nga parang dalawang classification ang tinitingnan natin dyan. Yung isang yung traditional comfort women at yung mga na ito yung talagang naging sex slaves, yung talagang matagal na paulit-ulit yung tulad na sinasabi ni Lolo Rehen. So yung 20 times a day na may gumagalaw sa kanya at the young age ng ganyan, isipin mo na lang, imbis na naglalaro ka, yung mga kasama mo mga at your age, nandoon ka sa isang lugar na iba-ibang lalaki ang gumagamit sa'yo. Tapos, ito yung isa namang grupo, ito naman yung mga kinuha sila, dilagay sa isang lugar, doon sila ni-rape. So, merong ganon. So, kaya nga, ngayon, kapag nagsusulat dyan, usually, may dalawang term na ginagamit. Victims of sexual slavery and victims of sexual violence. Yan yun. And, years yan, bago mo sila mapalabas. Bakit? Kasi nandiyan talaga yung stigma eh, na paano mo ipapaliwanag dun sa mga kamag-anak mo, sa anak mo, sa apo mo, sa asawa mo na ikaw ay na-rape during the war. Tapos syempre, kung na-rape ka, magkakaroon ng question din kung itong bata ba na to ay anak ng Hapon or anak ng nung asawa mo or kung yung anak mo ay i-recognize ka. Actually, kaya yan ang naging problem ng ibang lumabas noon eh. Yung kanilang struggle to relay their experiences doon sa mga gustong makinig. Kasi ang ano natin dyan, ang goal, ang kanilang ano kasi parang objective kasi is i-recognize yung kami na sila ay naging part ng history. Huwag nyo silang buburahin na ang Hapon ay nagkaroon ng malaking kasalanan against humanity na war crime itong sa mga babaeng tatawag natin comfort women, the victims of sexual slavery and sexual violence. Grabe. Yung katandaan natin na sa isang war situation, hindi ba mga kababayan, yung pong tinatawag natin na ano, no, minsan kahit sabihin mo pang willing yung iba, di ba, na kunwari hindi naman napilit na isipinasama sumama sila or what, alam nyo, kapag war situation na ganyan, na mayroong matinding stress, no, matinding kaguluhan na nangyayari, no, may violence na nangyayari sa paligid mo, no, kahit sabihin mo pang walang resistance, yung nakita mo may powerful person na kumuha sa'yo, di ba? At ginamit ka for many months, ano yan eh, kahit sabihin mo pang ano yan, siguro may konting binabayad or what,
kahit ganun, hindi ko sinasabing may ganun, it's still not justifiable na sabihin na yan ay allowed. Dahil parang ang dating dyan, talagang human rights violation talaga ito. Kaya pinag-uusapan natin ito ngayon. Kasi ang sinasabi natin, kahit sa digmaan, mayroong treatment ng mga not just the combatants, but the civilians in a war situation like this. And that constitutes human rights violation. And of course, bago po ipagpatuloy yung tanong ko kay Attorney Dennis, ano, we are contextualizing it because for many, many years, and I've read books, no, from before, na mga Japanese history books na hindi nila binabanggit yung tinatawag natin na mga human rights violations at mga atrocities na ginawa nila sa panahon ng Pacific War sa Southeast Asia, including the Philippines. So, at hanggang ngayon, walang formal apology mula sa mga sa higher ups, sa mismong pamahalang Hapones, no, doon sa tinatawag na mga atrocities noong World War II. Ang laging nagpapasorry dyan, private individuals, minsan yung mga embahador, pero yung mismong pamahalaan ng Japan, no? Hindi sila officially nag-a-act. At syempre, ang sinasabi dito, baka hindi sila nagbibigay ng recognition ng mga war crimes nila sapagkat itong tinatawag natin na meron yang monetary parang ano, no, na ibibigay kapag ka nagkaroon ng ganyang recognition. Pero Attorney Dennis, alam nyo, nakakalungkot kasi nung 1990s, matanda na tong mga lolang ito. Matanda na sila. So, kung 1990s yan, bilangin mo na lang, that's almost 30 years already. No? So, ibig sabihin, ang dami na sa kanila na namatay. May iilan pa lang siguro na nabubuhay pa. At tandaan nyo, no, recently, di ba, nagkaroon ng show dyan si Miss Angel Oxin, di ba, tungkol sa mga comfort women. So kaya pinag-uusapan natin ito. Sinasabi natin dito, hindi ito, kaya araw ng kagitingan, ito yung napili natin na italakayin, ay sapagkat sa kabila ng sakit na kinimkim nila no for many, many years, na pwede namang hindi nila ikwento sa atin. Diba? Pero dahil ang bansa ay humihingi ng katarungan at gustong itama ang kasaysayan, naglakas loob. Kagitingan yun. Itong mga kababaihan na ito. Now, yun ang pag-uusapan natin. Ang kagitingan nitong mga lola na ito. No? Nakita nyo siguro, Sir Dennis, paano sila lumaban sa kabila ng katandaan? Ano yung mga hinihingi nila? Please tell us something about it. Kasi, di ba, unang lumabas ko siya si Lola Rosa noong September 1992. Mm-hmm. And when I started covering them, isa-isa silang lumabas. And yung nga, tulad binanggit natin, yung struggle, personal and societal, nandoon para ma-relay nila sa mga kinaukulan. Actually, hindi lang kinaukulan. Yung mga current generation na meron nangyaring ganitong dark part ng ating history na hindi lang nagkaroon ng sira physically yung mga buildings natin, yung mga yeah. Sumbahan, yung mga ospital na binomba, ganyan, nasira yung mga palayan, yung mga malalaking bahay. But it's more of yung human dignity ng ating mga lola ngayon. Kasi during that time, 200 plus sila naglabasan yan eh. And I was able to interview most of them. So ngayon, recently, ilan na lang yan. Parang wala na lang 30 sila. 20 or 30 plus na lang yan. And during that period kasi na from 1990s until yung recently, ang gusto lang kasi nila, ang inaano kasi nila yung reparation. Ibig sabihin, yung damages, bayaran sila in terms of monetary. Pero nung time kasi ng mga 90s, nagkaroon tayo ng tatawag ng Asian Women's Fund. Ito yung Asian Women's Fund kasi nito, tulad na binanggit mo, it's not from the government. It's a private initiative. Para bigyan ng assistance yung mga lola natin, yung mga tatawag na lola. Pero incidentally, yung lola kasi nito, kaya ang tatawag na Flowers for Lolas, kasi nga, yung statue na nilagay natin doon sa May Rojas Boulevard symbolizes the bravery of the comfort women or the victims of sexual slavery and sexual violence. So anong nangyari niyan? During that time, nung nilabas yung Asian Women Fund na yan, nagkaroon ng debate. Kukunin ba or hindi?
Wow. Dahil ngayon, dahil ibang lolas natin kasi noon, tulad ni Lola Rosa Henson, medyo mahina na, may mga tumanggap. May mga may ibang tumanggap, tapos meron ding hindi. Reality 'yun kasi may mga pangangailangan din sila sa mga gamot, 'di ba? Mga gastusin sa kanilang failing health. Pero may sinasabi kayo. Saka yun nga, may sakit kasi yung iba, yung failing health. Basically, yun ang major reason nila eh. Pero ang naging argument kasi ng iba doon, sabi niya kunyari nung ibang ano nila, huwag niyong titingnan yung pagtanggap as contradictory to the aim of the creation of the Lila Filipina and yung groups na ano. Ang sinasabi lang kasi nito, ang nagbibigay niyan is galing sa private sector. Hindi yan sa government. So kahit kunin niyan ng mga lola, hindi yan yung gusto nilang maano na una ma-recognize sila sa history na sila ay nag-exist, pangalawa ay bayaran sila in terms of the damages. Kaya nga nagkaroon ng mga series of tribunals yan eh. Yung women tribunals nung sa Tokyo nga nung 2000, nandun maraming scholars, maraming historians, maraming advocates ang nagtipon-tipon sa Tokyo para magkaroon na i-deliberate at establish nila na ang nangyari noon ay merong authorization from the government para ma-recognize na ito ay hindi to consequence lang ng gera but it is systematic implementation of a scheme para i-serve yung tatawag nating sexual needs ng mga hapon na yan. Kaya doon nila malalaman na kinokontra nito yung ano ni Ramsayer na bayaran yung mga ating mga lola. But based on the testimony ng mga lola na yan from South Korea, from China, from Taiwan, ganyan, na sila ay pwersahang hinugot mula sa kanilang mga bahay, sa kanilang palayan, sa kanilang mga probinsya, at dinala sa isang lugar at doon naging sex slave sila. Tapos meron din nga yung matatag na nirape na hindi yung matagal. Kasi ito, yung grupo ni Lola Rosa Henson, ito yung mga naging sex slave sila ng months, years, weeks. So, mas madugo yung sa kanila kasi, ang madugo kasi dyan, yung marinig mo na sinasabi ng government mo na hindi na dapat magbigay ng apology ang Japan kasi nabayaran na yan because of yung tinatawag ng Reparation Act. Napaka salimuot pala nito. At in a way, parang dahil ang dami nang namatay na lola sa nagdaang taon na hindi talaga nila nakuha yung recognition na yan at hanggang ngayon hinihingi pa rin natin. In a way, it's a sad story pero kabibiliban mo pa rin kasi minsan kailangan tumindig ka lang eh para sa yung mga paninindigan. Diba? Pero siguro bago natin i-close tong conversation, recently ano, nagkaroon ng tinatawag na Comfort Women statue at yung tinatawag natin na advocacy na Flowers for Lola. Siguro ang tagal mo kasi after you took the bar at ikaw ay naging abogado na, I think nag-focus ka na doon sa ano mo, doon sa yung pag-aabogado. But parang siguro yung tawag ng kasaysayan sa iyo na tinatawag kang muli sa issue ng Comfort Women. Naging active ka muli in the past few years. So tell us about Flowers for Lola at yung ating fight nitong nakaraan dun sa Comfort Women statue. Yung Flowers for Lolas kasi medyo nabuo to dahil dun sa yung tawag natin na Lola statue. Yung Lola statue kasi bronze yan. Parang yeah. Life size. Actually, mas malaki pa sa tao yan eh. And yan ha. Nilagay yan sa Miros Boulevard malapit sa Quirino. Parang malapit sa Quirino Avenue. Medyo malapit siya doon. And nilagay siya to parang symbolize as i-recognize yung ating mga lola na naging part ng history. And I think December yan. Pero mandang April, medyo nagkagulo, April or something ganyan, biglang tinanggal ang lola doon sa ano, kinalalagyan niya. Bakit? Ang sinasabi kasi ng ano dyan, ang sinabi ng Manila government, kailang mag-give way yung statue kasi may gagawin daw drainage. Waterworks. Oh. Waterworks or something ganyan na malapit doon. Pero ang tingin kasi ng maraming advocates ay nagbumigay sa pressure ng Japan government
yung Philippine government. Bakit? Kasi nga kumbaga parang merong aid na inaayos ang Japan to the government. Tapos nagsalita ang Japan government na ayaw na yung statue na yan. Actually, yung statue na yan, hindi lang yung nag-iisang nawala. Meron ding isang nawala doon sa Laguna. Ito sa, itong yung statue dito sa Manila Bay, malapit dyan, ay nakatayo yun. May piring yata ng yung mata. Yes. Tapos parang maraming bulaklakin yung damit niya. Oo, naka-Pilipinyana siya. Naka-Pilipinyana siya. Tapos parang simbolism kasi noon, yung nawala yung innocence ng mga lola natin at the very kasi 15 eh, 'di ba? 15. Grabe. Yung iba hindi pa teenager. Yung sinisimbolize nito, yung nawalang kabataan ng mga lola natin. And yun ang gusto nating ilagay doon. Kaya siya nilagay doon sa gitna ng Rojas kasi para makita ng maraming tao na nag-exist yung mga lola na yan. Ano nangyari? Tinanggal bigla. Actually, tawag natin in the mid of the thief of the night, biglang nawala ang lola. Kasi talagang nawala gabi. Sinabi na, tapos hinabol natin, nasaan ba yung yung statue na yan. Tapos biglang nakita na nandun sa Manila government, sinabi na, tapos gusto na, kinuha, parang sabi, i-turn over niyo sa amin. Kasi ano ba ang naging issue doon? Ang sinasabi ng Manila government, sila ang may-ari ng statue. Kasi daw parang dinonate nung Kaisa. Kaisa Foundation kasi parang Kaisa Foundation ang nagbigay nung ano. Tapos ang maano nito kasi meron ding marble doon na marker naman. Nakasulat sa marker na 'yon na dito ito ang pagkilala sa ating mga lola sa kanilang madugong karanasan during the World War. Marker 'yon. This is a marker from the National Historical Commission. Yes. So, ang recognition yun. Yes, official yun. So, dapat yan, hindi yan basta-basta binubuwag unless you consult the National Historical Commission. So, ano nangyari? Tinanggal nila. So, parang yung legal issue na yun, medyo may legal na bakit biglang nawala nang hindi kino-consult ng National Historical Commission. Ang nangyari dyan, ang yung marker, yun ang doon sa parang deed of donation, parang yun ang dinonate doon sa Manila. So, yung Flowers for Lolas was able to retrieve the statue itself, yung malaki, yung bronze na tatawag natin. Nung pagkuha niyan, tinabi muna siya hanggang naghahanap tayo kung saan pwedeng ilagay yung ng Flowers for Lolas, yung statue na yan. Ang dami-dami naging option. Yung doon sa Plus, sa Loton, tapos meron sa Baclara, sa may Malate, tapos meron din in the end na ilalagay siya sa Baclaran kasi tandaan natin yung Baclaran haven din to ng mga naging victims ng abuses ng ibang generations. Kaya 'di ba yung gilid ng simbahan makikita mo diyan, meron siyang wall diyan yung memorial ng mga human rights victims, 'di ba? From the time ng mga Espanyol hanggang doon sa martial law, hanggang sa mga Etzarev, nandyan yan, may wall yan. And part sa wall na yan ay yung tinatawag nating history ng Philippines tungkol sa gyera noong ikalawang digmaang pandaigdig. And doon dapat ilalagay yung statue ni Lola. Nung time na ilalagay na yan, I think August or September nung year na yan, nung time na dapat ilalagay yan, biglang hindi sumipot yung artist. Hindi niya, sinasabi namin, kailangan dalhin na yung dyan ilang days before the installation kasi para ilalagay nila. Actually, mabigat yan na show. Hindi yan tipong pwedeng ilalagay mo lang, bubuhatin mo lang, ilagay. Kailangan mo crane. Yes. So, nung during the preparation para ililipat na siya doon, kasi magandang lugar niya. Meron na siyang may marble na siya doon. Yung pagtitirik, ipaglalagyan niya, meron na siyang parang platform. Tapos nakaligay ng ganyan. Tapos on the day na dapat ilalagay siya, wala tayong nakitang Lola statue. Anong sinabi ng artist? Actually, pinagtaguan kami niyan Ilang beses na sinabi, nasaan yung statue? Ibalik mo dito. Kaya pag-coordinate ka sa amin, dahil pipikapin namin yan. Tapos nung sinabi niya na meron doon nagpe-pressure sa kanya, ganyan. Sabi na hindi, ibalik ko yan, may pupunta dyan. Tapos nung pupunta na doon, bilang sinabi, nawawala na yung statue dahil daw merong
merong mga taong pumunta sa bahay niya at kinuha ang statue na hindi daw niya alam. Ang ano naman namin, imposible naman hindi mo alam kasi ang bigat-bigat niyan. Hindi yan basta-basta pwedeng habulutin, tapos ilalagay lang sa sasakyan, tapos nandun yan. Tapos until now, wala pa rin siyang parang kapanipaniwalang dahilan na pinang sinasabi kung bakit nawawala yung ano na yan, yung statue na yan. And until now, yun ang ano ng mga advocates, nasan na si Lola? Hanggang ngayon, hinahanap pa rin siya. Kaya kung nasan man yan, dapat ilabas sila kasi una, pag-aari yan nung Kaisa at nung flowers na, at kasama na rin dyan na gustong ano, yung Flowers for Lolas. Kasi yung Flowers for Lolas, medyo umbrella organization yan eh. Ng individuals, ng mga organizations, nandyan yung Lilas Pilipinas, nandyan yung Malaya Lolas, tapos nandyan din yung grupo na Kaisa na member dyan si Tita Tess Angsi. At yung UP Lipunan ng Pangkasaysayan din, na organization namin nung kami bata, no, ay tumungo dyan sa event natin nung Independence Day, no, bilang recognition at kasama ng iba pang mga kabataan, no, mga estudyante na nag-alay ng lola, nag-alay ng mga bulaklak doon sa lugar kung saan dating nakalagay yung nawawalang statue ng lola. So yun po, no, yung kwento natin. Naku, Doc Dennis, no, napakasalimuot pero marami kaming natutuhan dito sa dito sa ating diskusyon. Siguro as a final word for this program, ano po sa palagay ninyo ang magiging kinabukasan ng issue na ito? May pag-asa pa ba ito? O kung hindi na natin matamu yung recognition mula sa Japanese government na yan, ano yung pwede natin gawin bilang mga advocates, bilang mga karaniwang mamamayan para kahit papaano ay hindi makalimutan yung kwento ng ating mga comfort women nung panahon ng Japones? Ang isa kasi sa medyo masakit, hindi na masakit, parang nakakalungkot na nararanasan na isa-isa na lang physically nawawala yung mga lola natin. Kasi from the time na lumabas sila, mga 200 plus sila nung 1990s, ngayon iilan na lang sila. And kailangan pa rin may mga taong nagpupusige na wag nating ituloy yung tinatawag ng historical revisionism. Ano yun? Na gusto nyong baguhin ang kasaysayan na ang karanasan ng ating mga lola ay hindi nangyari. Ito ang challenge sa mga current generation tulad ng grupo ng Flowers for Lolas na wag tumigil na ipaalala sa ating current generation, actually kahit hindi ng current generation, sa lahat ng sa lahat ng ating mamamayan, ng mga Pilipino, na mga lola ay merong madilim na karanasan. At ang karanasan nito ay part yan ng Philippine, kasi ng kasaysayan ng Pilipinas na hindi natin pwedeng burahin dahil ito ay sila rin ay Pilipino na may dinaanang hindi kagandahan, na may dinaanang malungkot, may dinaanang masakit. Tapos yun pa ang ginagawa ng ating Philippine government na ayaw silang bakapan sa kanilang struggle for historical recognition. Sana, yun ang ano natin, na huwag silang mabura sa kaysaysayan natin. Marami pong salamat, Attorney Dennis, sa inyong kagitingan sa pakikibaka para sa ating mga lola na naging magiting sa kanilang sa nangyari sa kanilang masamang karanasan sa kasaysayan ng Pilipinas. May dadagdagan ako, Shaw. Sige po. Sa UP rin kasi, nagkaroon sila ng play. Yung yes, oo nga. Kaya nga, isa sa way kasi na dinadaan natin para huwag makalimutan yung history nila is through the arts. Nandyan yes. Yung mga documentary, nandyan yung mga songs, and yung recent nga, yung tinatawag na play na Narosa Henson sa UP, na last year supposed to be manonood uli ako kasi napanood ko na yung unang run tapos yung second run na dapat si Bibet Ortesa ang gaganap na nanaro sa yun. So, kaso, hindi na ako nakunood kasi nag-lockdown tayo. Nagka-COVID. Ano po yung ginawa nito? Pati arts ginamit, no? So yung may play tayo sa Diliman, yung mga lola mismo, si Nanay Rosa nga, dinowing niya yung kanyang karanasan sa aklat niya, di ba? Doon sa meron din kasing grupo ng mga lolas na nandun sa Panay Island. Yung sa Capiz, sa Aklan, doon sa Iloilo. Meron, ang tawag nila dyan is kumpanyeras niyan, kumpanyeras lolas.
Doon naman sa Pampanga kasi, ang tawag naman sa kanila is Malaya Lolas. Ito, kompanyeras. And doon, may isang statue pa tayo nandun na. Yung statue na nandun ay yung statue ni Lola Rosa Henson. Katabi ang statue ng kapatid ni Nela Sancho na ni-rape during the martial law. So may dalawang statue nandun. Anong significance doon? So isang gilid doon, meron tayong tawag na parang museo ng mga comfort women. And makikita mo doon, may archive siya. Yung mga libro, yung mga pictures ng mga grupo ng mga lolas noon, and yung mga nag-testify sila sa Tokyo. And ang isang magandang nakita ko kasi doon, meron silang yung parang pinagtagpi-tagping tela, yung parang malalaking tela, tapos nandun, tinahin nila ang kanilang kasaysayan. Kumbaga parang nagbumpit sila ng mga tela, tapos ginawa nila ng storya, yung kanilang karanasan, at tinahin nila dun sa tela na yan. Kaya nga parang makikita natin na isa yan sa way para i-preserve nila yung kanilang karanasan. Kasi yung iba, hindi maka-express sa words eh. Kasi siyempre, hindi Tagalog. Kasi iba, hindi rin marunong masyadong mag-Ingles or nahihirapan. Ang ginawa nila, dinaan nila through the arts. Through yung pag-express mo, igawan mo either, i-paint mo yan, i-drawing mo, kasi binakita rin talaga mga naka-drawing doon, or itahi mo sila. Kaya ngayon, tahi-tahing kasaysayan ang kanilang pinursige para hindi sila makalimutan at makita doon bawat isang lola nila, bawat isang lola ng member ng kumpanyera na yan ay meron silang parang bandaan nga eh, parang hindi ko alam, banderitas tawag mo dyan eh. Or pag may intrams, di ba? Yung flaglets. Tela. Hindi, yung tela, yung sa harapan. Ah, yung estandarte. Parang ganun, no? Yung mahabang tela, yung parang bibit-bitin nung nasa harapan ng mga teams. Banners. Kaya para makikita mo, parang maraming flags doon na hindi man flag. Yung malalaking tela. Banners. Banners, yung pala, banners. At nandun, naka-anong kanilang kasaysayan. Kaya ang ilaano natin dyan is yung kasaysayan ng mga lola natin, pwede silang ma-preserve in different medium. Through the arts, through written, through social media, yung mga videos. And para ma-preserve lang at malaman din ng future generation na ang mga lola natin ay naging ganito. Kaya nga, isa yan sana sa statue na gusto nang ilipat din from Aklan sa Mekatiklan, gusto sana ilipat sa Iloilo, kaya lang kasi naubos yung oras eh. Hindi man oras, nawalan ng time para ilipat siya. Tapos meron din kasi mga lila na nandoon naman sa Capiz. So makikita natin na mga lola natin ay nakakalat all over the Philippines. Pero malamang yan kasi hindi lang 200 yan plus. 200 lang ang lumabas, pero more malamang libo-libo din ang naging biktima, pero hindi na nagsalita, hindi nagsalita, yung iba namatay na. Na hindi man nagkaroon ng chance na ibahagi ang kanilang masakit na karanasan during the World War II sa kamay ng mga Hapon. Ayun. Okay. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Yun, isa sa ano natin is through the arts, through the medium, yung matatag na social media, makarating pa rin yung ating mensahe sa younger generation na mga lola ay nandyan pa rin, umaasa na sila ay magkakaroon ng isang araw na sila ay marerecognize, na sila ay part ng history. Ayun po, no? Kung hindi man nabibigyan pa ng hustisya mula sa pamahalaang Hapones, no? Itong mga magiting nating mga comfort women lolas, mga malaya lolas, mga itong mga nasa grupo ng lila, no, ay tayo po ang magbigay sa kanila ng katarungan sa pamamagitan ng hindi paglimot sa kanilang kasaysayan, sa pamamagitan ng pagsasalita ukol dito, at sa pamamagitan ng ng sining, 'di ba, at paggamit ng ating mga talento, ng ating mga spheres of influence, kasi lahat tayo influencers ngayon sa social media, 'di ba, meron tayong mga spheres of influence upang hindi makalimutan ang kwento ng ating mga magigiting na lola. Maraming salamat, Attorney Dennis, at mabuhay po kayo. Ngayon naman, kasama po natin upang talakayin naman po ang magbigay ng reflections tungkol sa issue ng pagkaduhagi ng ating mga kababaihan nung ikalawang digmaang pandaigdig, at yung relevance nito sa laban ng kababaihan naman ngayon para sa karapatang pantao.
Wala pong iba, tinatawagan po natin ang komisyonado ng komisyon para sa mga karapatang pantao o Commission on Human Rights. Wala pong iba kundi si Commissioner Karen Gomez Dumpit. Makasaysayang araw po ng kagitingan, Ma'am Kongkom Karen, ano? Ng kagitingan sa ating lahat at pagbati sa iyo, Professor Shao. Yes, thank you so much po, no? Itong araw na ito ng ating kagitingan, usually mga kagitingan ng mga sundalo, kagitingan ng mga lalaking bayani ang ginugunita natin, ano? Pero kailangan natin balikan na hindi lamang yung mga combatants, sandata, kabayanihan, 'di ba? At minsan hindi lang mga malalakas ang bayani, mayroon ding mga biktimang bayani, 'di ba? So, Kom Karen, ano ang inyong thoughts about the Comfort Women issue? Well, of course, no, ang sinasabi nga natin, meron tayong na-research nga na siguro about Comfort Women, no. Alam naman natin sila kasi naging popular ang isyung ito matagal nang nakaraan, no. Pero ang sinasabi nga nila, pag tinitingnan natin ang issue ng Comfort Women, merong kasabihan nga that every war is a war on women. Oh, wow. Bakit? Kasi, katulad nga nung sinabi ni Shao, no, tayo yung nagdiriwang ng ating ika-79 na araw ng kagitingan, if I'm not mistaken, 79th day of valor na natin. Yes. Pero kaakibat niya ay yung celebration ng Philippine Veterans Week. Pag inisip mo ang veteran, parang palaging lalaki yung nasa utak, di ba, ng tao? Pagkaano. Pero ang mga kababaihan ay nabibiktima rin ng digmaan. So every war is a war on women. Ito ay isang quote coming from Maria Evelina Galang. She's a Pinay and she's a staunch advocate of feminism called Pinayism. Yun ang kanyang advocacy, no. But she's also researching on Comfort Women, no? But why did she say it's a war on women? Because alam naman natin na ang Filipinos, including especially women, were forced to face issues of patriotism and loyalty nung panahon nga ng nung panahon ng Hapon. Yun ang tawag nung mga mami ko, mga lola natin din, nung panahon na yun, no, yung panahon ng Hapon, no. Sabi nga nila, they have coped and survived. Yung pag-agaw ng cultural identity, yung yung naglalaro sa isip natin yung siguro cultural identity but also loyalty, no, patriotism and loyalty. Ang sinasabi nga, but Filipinas or women did their share in making sure, kasi tagapangalaga tayo ng pamilya, di ba? In making sure that the family is safe, yes, the family is eaten, di ba? Kahit na yung mga kalalakihan ang siguro nag-engage in battles, for instance. Right. Ang mga kababaihan pa rin ang nangangalaga sa kanila. At maari na nating sabihin din, on the whole, the society and the country also, no. And sabi nga nila, ang mga kababaihan engaged in whatever livelihood they can do, no, para lang magkaroon ng resources yung pamilya, para lang makapag-provide ng food, ng pagkain para sa kanilang mga anak. Nag-render sila, sabi nga dun sa nabasa ko kanina, nag-render sila ng charity and social work. And some of them actually joined the movement, the guerrilla movement, as spies, as nurses, as soldiers. But a whole lot also continued to write about the stories of the war, no? And helped in the documentation of the sacrifices the ordeals that our countrymen faced at the time, no? At
After the war nga, nakita natin na nag-emerge yung issue ng comfort women. And they braved all this embarrassment, yung shame, to be able to tell their story of their victimization at syempre yung survival nila, no? At marami tayong ang natatandaan kong story, yung kay Lola Rosa nga, no? At sure, mapapag-usapan din yun dito sa ating ano. And they continue to fight for justice to this day, ang mga comfort women, no? Kasi ang inaano nun, ang path na pinupuntahan nun is really compensation, no? But we're not yet there. Kumbaga, at sinasabi nga nung iba, yung quest for justice ng ating mga comfort women is something that that is still so elusive, no? Kasi namamatay na nga sila isa-isa. So kailangan i-preserve yung kwento nila para makita nga natin kung paano ang kung paano natin itataguyod yung kanilang karapatan, no? Yung kanilang paghihira. Alam mo, Kom Karen, yung ending nga namin dun sa interview kanina with Attorney Dennis Goretcio, no, na who talked about the plight of the comfort women. Alam mo, nakakalungkot kasi yan, yung sinabi nyo, hindi pa rin natatamo ng mga comfort women yung kanilang mga kahilingan na ma-recognize. So, pero I really do not want to be sad, no? Just be sad about it. Don't we act on it, we become sad about it. But of course, siguro kailangan makita din natin, diba, lumaban ng maraming kababaihan, diba? And kanina, you gave a general perspective of how women really were involved in wartime, no? And not just as victims, but as heroes. Now, as a commissioner, gusto ko yung perspective nyo as a commissioner, gano'n na ba tayo kalayo? Yes, marami pang kailangang gawin. Pero gano'n na tayo kalayo? At ano na yung mga gains natin when it comes to fighting for women's rights today? Well, yung mga statistika, no? Pag nakita natin na Filipina women have come a long way, pero hindi pa sa pantay, eh. Hinahabol pa natin yung historical inequalities. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga affirmative action laws katulad ng Magna Carta of women. At yung mga Safe Spaces Act, kunya, yeah. Alibawa, yung mga ganun na mga batas ay kailangan talaga magkaroon ng affirmative action para not only in law that we are equal, pero yung tinatawag na de facto. Not only implementation, jure, equality, but actually, oo, implementation, de facto, in fact, dapat, diba? Pero kailangan nating tingnan din, eh, no? Kasi ngayon, laganap din yung misogyny sa ating, sa ating panahon ngayon, sa ating bansa ngayon. Laganap siya, lantad pa nga, at pinapalakpakan pa. Yun ang pinaka nakakalungkot. Kasi pag tiningnan nga natin, you know, this ang araw ng kagitingan kasi is remembering that ano, that notion na kahit insurmountable ang force against you, and despite all odds, you will fight for what is right, you will fight for your country, you will be patriotic to be able to stand up for the human rights of course, in a war, no, sa IHL naman yan, but you're supposed to stand up for your countrymen and human rights in general, no? So this is something that we need to take to heart in celebrating Araw ng Kagitingan. Pag tiningnan mo rin, part of the way we can do that is really memorialization. Like what we're doing right now, it's a commemoration. Pero how can we make it real? And how can we make it relevant today? Right. Yung mga sacrifices ng ating mga lola, ang ating mga great-grand-lola na nakibaka, nagsakripisyo, na biktima nung panahon ng digmaan. Yun. So yun ang kailangan natin, memorialization.
So, kailangan nating tandaan kung ano-ano yung mga yon. Kasi hindi lamang naman ang hindi lamang naman tinitingnan diyan yung sino ba ang direktang nakipaglaban sa war, no? Doon sa digmaan. Pero pagka binigyan mo ng contemporary context yan ngayon, eh sino ba yung talagang nakikipaglaban o nagtataguyod ng mga karapatan ng iba, no? Ng mga karapatan ng lahat ng tao, not just iba, no, but ng lahat ng tao. So sino-sino ba yung mga yon? And in what ways do they do that? In what ways do women do that? In what ways do men do that? So dapat yun ang siguro point of reflection natin dito sa araw ng kagitingan na ito. Gusto kong susugan yung sinabi ninyo, no, na kailangan ako, una, hindi lang yung memorialization, hindi lang naman yung naglalagay ka ng monumento, naglalagay ka ng marker, hindi lang naman yun eh. When you talk about memorialization, kailangan pinag-uusapan siya lagi kahit paulit-ulit. Ganun. Kaya nandito tayo, di ba, mga historiador, itong mga webinars natin ngayon, ipalabas natin sa ating mga estudyante, sa online classes, di ba, pag-usapan natin sa mga classroom. And ako, gusto kong dagdagan nito na yung mga teachers, meron pong modules na ginawa ang Commission on Human Rights. Kasi ako, sa palagay ko, part of the memorialization is also linking. Linking kung ano yung pinaglaban ng mga kababaihan na ito dun sa fight natin for human rights now. Kaya, di ba, Ma'am Karen, ito, singit ko lang, maybe you tell us about it. May mga ginawang modules na napaka-useful, nabigyan nga ako nito, and hindi mo kailangang humingi sa CHR ng physical copy. Ito ay naka-upload online. Can you tell us about it a bit, no? Yes. We have what we call, kasi syempre, ano na tayo eh, because of COVID, we are digital by default. Yan palagi yes. Ang ating go-to media platform, di ba? So, minabuti ng ating promotions office sa commission na magkaroon ng isang facility. And this is an education and training facility. It's called the Online Human Rights Academy. At nandyan po ang napakaraming modules na binabahagi namin. Ang target audience talaga dyan nung una is really teachers eh. Kasi gusto namin magkaroon ng resource ang ating mga guro para makapagturo at ma-integrate ang human rights sa kanilang lesson plans. No? So we have modules that are upcoming. I haven't visited the Aura platform recently. But we do have the Human Rights 101 modules there already. And then we have the UDHR, yung basic ng UDHR. O yung Universal Declaration of Human Rights, nandyan din yan. Ano? Coming soon, yung mga case studies na ating i-upload doon para magkaroon ng mga trigger discussions ang ating mga guro, ang ating mga researchers para mabigyan sila ng resources so that they can research on how to teach human rights, not just online, but how to teach human rights face to face whenever it's safe already has to be able to do that, no? So ganito, no, ito madagdag ko lang aside from kasi isa naman yung pinag-uusapan natin, so hindi lang sa kababaihan. Yung memorialization, ginagawa din ng CHR yan through the yung tinatawag natin na virtual museum, no, na ginagawa ng ating CHR, di ba? At katulong nga ako dyan, nagsusulat ako, ako'y nagsasuggest sa kanila ano yung pwedeng ilagay, ano? At nakaka-happy kasi ano, makikita mo na ano, virtual, pwedeng puntahan ng mga bata kahit nasan sila kasi sarado ang mga museums natin at malalaman nila per item na featured, ano ang kwento sa likod nito na may kinalaman sa mga karapatang pantao, paano pinaglaban ito, at anong halaga nito sa atin. But aside from these things, na mga memorialization project, modules, na mahalaga, no, important, at paano po ano ang ginagawa? No? So, yeah, ito na yung question lagi. Nasa ng CHR? Nasa ng CHR? No? Nasa ng CHR?
ano ang kanyang ginagawa aside from these things sa pagsusulong ng karapatan ng kababaihan na mas maging ganap itong pagkalaya ng kababaihan mula doon sa sinabi nyo kanina na misogyny, yung iba't ibang mga pang-aabuso na hanggang ngayon ay nangyayari sa mga kababaihan. Well, thank you for that, no. Just to mention na yung online component ng museo na tinatawag is yung Human Rights Online Teaching Spot. Ang tawag natin doon ay Hotspot, yes. Diba? We go into a virtual room. Eventually magkakaroon ng VR na mga ano, yun ang ating what do you call this, objective, no? One of the goals, rather, is to have a virtual reality app so that you can really wear the museum and have an experience, wow, to be able to track at certain points in our Philippine history to talk about the provenance and the impetus for many human rights movements that have come about, no? Throughout history. So, nagkaroon na yan ng soft launch. I think that last month lang, because it was Women's Month last month. So, doon natin makikita yung mga iba't ibang mga simbolo ng ating kasaysayan at doon magmumula yung kwento ng kasaysayan ng Pilipinas at yung kasaysayan niya na kaakibat ang human rights movement. So, mabalik tayo dun sa tanong mo, no? Yes. Ano na ngayon magawa natin to be able to promote human rights? Well, hindi lamang in terms of memorialization, no? But let me go back to memorialization first kasi napaka-importante nito, no? Apo, sige po. Memorialization, syempre, ang ating, isa sa ating mandato is really to recommend to Congress effective measures to promote human rights. And to also recommend to Congress isang batas that can compensate for human rights violations, no? At naitatag na po yan yung RA 10368. Ano ba ito? Yan yung memorialization and reparation law for victims of the martial law. Ito naman yung martial law nung 1970s to 1980s, no? Early 1980s. Nagkaroon tayo ng isang programa at itinatag yung Human Rights Victims Claims Board at dyan natin makikita kung ilan yung mga nabiktima na mga kababaihan, syempre kalalakihan din kasama, no? Yung mga nabiktima, ano yung mga sakripisyo, ano yung mga nangyari sa kanila na hindi naman sila rebelte, kumbaga, at that time, at pinaguhuli sila, hindi sila komunista, pero they were actually just tending to their farms, pero naging biktima sila, nakulong sila, na-torture sila. So yung mga kwentong yun, ay mape-preserve na, kasi meron na tayo na nagkaroon na ng sunset clause yan, eh. Tapos yes, ang na-produce nun is a list o yung role ng mga heroes tsaka yung mga survivors at yung mga parang kumbaga nagkaroon na rin ng parang pagtala ng mga sakripisyo at paghihirap na dinanas nila. So that's one form of memorialization. The other form of memorialization is actually ito nga, yung mga celebratory events. At nandiyan ang aming promotions office to be able to do that. Yung ating advocacy and campaigns division is really in charge of celebratory events so that we can always remember the lessons of the past. So last month, we celebrated Women's Human Rights Day. Nagkaroon tayo ng Purple Action Day. Yeah. At it's all about celebrating what women can do and what women should do and will do in light of this COVID-19 world that we are in right now, panibago ng kumbaga ano, new normal na sinasabi nila. Yeah. So those are the
those are the things that we wanted to do in terms of memorialization. Balik ako dun sa Comfort Women. Dun sa Comfort Women, nakita natin na ang memorialization nga nun sa ibang bansa. Let me just say this, no? We share this dark history with Koreans and with also with the Taiwanese. In fact, ako, naka-witness ako ng memorialization ng Comfort Women. When it came to South Korea, meron silang mga monumento na itinayo. Maybe we can share some pictures of that. Mga monumentong itinayo sa harap ng Japanese embassy. Nasa ano, sidewalk yan. May bench, yes. Tapos may isang batang babae na nakaupo makaharap lang sa embassy ng embahada ng Japan. Eh, at least in two or three areas, I'm not sure, ha? But I've been to one. In Taiwan, I've been to the AMA Museum. It's quite new, but the AMA Museum actually is all about the Comfort Women. The struggles that they had, the stories that they had to tell. And it's a beautiful, it's a very small museum, but my gosh. Sa atin, meron ding monumento na itanatag, di ba? Itinayo. Yes. Para maalala. Pero ang nangyari sa atin, nagprotesta ang Japanese government kasi doon nilagay sa Baywalk ng yes. Manila. So I'm not sure now where it is, but it's in one of the government areas. Pero binalik daw sa artist tapos nawawala na daw. So sayang. Yun po ang So sayang naman kasi dapat malaman ito yung mga atrocities ng war, dapat malaman din ng ating mga kabataan kasi yung pagka ang kumbaga sabi nga nila no pagka nasa digmaan ang isang society o ang mundo, doon mo makikita yung man's inhumanity to man or human's inhumanity to human. Let's make it gender neutral, no? So how can we learn from that? We have to learn from that through symbols, through symbolisms, through monuments, through laws, diba? Through celebratory, commemorative events such as this, and through huddles like this one na nagkukwentuhan about it. Okay, so contemporary naman tayo para makita natin. Sa Komisyon sa mga Karapatang Pantao, ang ginawa natin ay itinatag natin yung tinatawag na Women's Human Rights Center. Pero nung dumating ang Fifth Commission, yung batch namin, nung 2015, minabuti namin na hindi lamang yan women. It's all about gender equality as well. So itinatag yung Gender Equality and Women's Human Rights Center. So tapos nagkaroon tayo ng batas later on na nagsasabi na dapat ang komisyon ay maging gender ombud. Yan ay natatag dun sa isang affirmative action law na nabanggit ko sa inyo kanina. Yan yung Magna Carta of Women. So as gender ombud, ano ba ang trabaho ng CHR tungkol dito? To advocate for the promotion and protection of women's human rights, nandyan tayo. Strengthen the human rights education program, kaya tayo nagkaroon ng online human rights academy, nagkaroon tayo ng human rights hotspot, yung human rights online team. And then investigate violations of women's human rights, no, and gender equality, monitor compliance with the treaties, human rights treaties, particular na dito yung Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. And of course, we advise government, no? Yung watchdog role ng komisyon ay naandyan pa rin to be, sabi nga nila eh, conscience of government. Uy, medyo sumobra ka dito o di kaya yung joke mo, hindi yan tama kasi it normalizes violence against women. We have to call that out. So ganun umiinog yung ating tungkulin tungkol sa pagtaguyod ng karapatan ng mga kababaihan, ng gender equality. Wow. Pakalaking trabaho, ma'am. At minsan talagang parang, di ba,
kung ikaw siguro yung advocate, minsan susuko ka kasi parang minsan walang nakikinig sa atin, 'di ba? Pero kahit na ganun, patuloy ang ginagawa ng CHR sa para isulong ang karapatan ng mga kababaihan, no? Tama 'yun. Hindi pagiging mareklamo 'yun eh na minsan ni call out, sabi, eh nagjo-joke lang naman eh, 'di ba? May mga ganun. Pero hindi eh, kasi yung mga biro na 'yan, may mga birong acceptable, pero yung mga biro tungkol sa kababaihan, sa sexualization and all. Ano 'yan, no? Ano eh, panahon na lumaki rin ako sa ganyan, ma'am. No? Pero unti-unti kailangan matutuhan ko ulit, no, na kailangan hindi ganito. No? Mm-hmm. So, yun po yung kaya mahalaga yung mga reminders na 'yan sa amin, at sa makalalakihan at sa minsan kababaihan din mismo ang may ganong pag-iisip. Kaya kailangan palayain natin ang pag-iisip natin. So siguro ma'am, as a final question to you, para sa ating araw ng kagitingan, di ba? Kagitingan. Paano po ba ang isang ordinaryong Pilipino, no, ay patuloy na magiging magiting? Kasi ang mga war heroes natin, babae man o lalaki, magiting sila kasi tumindig sila sa isang rehimen noong panahon ng Hapones na lumalabag sa karapatang pantao. Lumaban sila kasi gusto nilang matapos yung mga paglabag na yun. So ngayon, paano ang ordinaryong tao, no? Hindi kombatan, hindi mataas na opisyal ng gobyerno, hindi mayaman. Pero paano ang isang ordinaryong Pilipino ay may pagpapatuloy yung kagitingan na yan? Paano niya pwedeng itaguyod itong mga karapatang pantao na ipinaglaban ng mga bayani ng digmaan, yung mga sineselebrate natin ngayon, ngayong araw ng kagitingan? Ako, masasagot ko dyan, Prof. Chow, is that, you know, sa wikang Ingles nga, be brave where you are. Be brave where you are. Be brave in the moment. In everyday life, you have to be brave. Wow. Sabi nga nila, ang kagitingan, hindi naman yan ano eh. Hindi naman yan one shot. Diba? Inaano yan eh. You build upon that. It's a way of life also. Diba? Katulad nung sinasabi natin kanina, Professor Shao, no, people stand up for what is right. And I think that's not, we don't need a war to be able to prove that, no? We don't need a war to say that we have to stand up for somebody else's rights. We have to stand up for our right. Hindi kailangan ng digmaan. Kasi pag tinignan mo, ang digmaan naman is all about power relations eh. Kung sino yung mas maliit power, di ba? Kung sino yung mas stronger power, di ba? Yung mga kwento nga ng mga David and Goliath, kunyari, di ba? So, ang kailangan natin talaga is where we are, we should be able to brave something and to overcome it so that we can be matapang? Sabi nga nila eh, you know, magiting, yeah. Ang sabi nga nila eh, what does it take to be magiting? What does it take to have valor? Sa akin, it's not ano eh, it's not something that is so, mahirap. Sa totoo lang, mahirap, pero kailangan eh. Diba? Kailangan natin. Kasi pag hindi tayo naging matapang where we are, at kung hindi natin ipaglaban din yung karapatan ng iba pagdating sa atin, eh sinong magtatanggol sa atin kung hindi rin tayo magsalita, di ba? So being brave is not just being brave is not about silence. It's about speaking for your rights, what you think is right. Of course, in a way na siguro naman dapat in a way that's very respectable, in a way that's non-violent, di ba? In a way that is creative. Sometimes, di ba? Ganun, tayo namang mga Pinoy, ang gagaling natin dyan eh, kahit na in the middle of a crisis,
we still manage to be able to inject wit and humor in right. our commentaries, di ba? So, so dapat ganon. Especially ngayong pandemya, no? Sabi nga natin eh, if bravery means something that, you know, something that you have to do but you're quite hesitant to do it kasi ayaw natin, that's one, it's uncomfortable o di kaya nakakatakot. Sabihin na natin nakakatakot. We have to be able to overcome that. Kasi, yun na nga, in this, during this time, paano natin sasabihin kung kulang ang natatamasa nating servisyo o na-experience natin in negative kung hindi natin sasabihin, di ba? So we have to be able to speak out so that we can get the help that we need or others can really, truly get the help that we need. Being brave is also, let's say, in a lockdown. Oh. Being brave is to be able to stay home when you have the option to stay home. Right. Because others don't have a choice, di ba? Others don't have a choice. So, para hindi ma-crowd yung lugar na yun, huwag ka nang pumunta kung may option ka rin naman na mag-online ka na lang na mag-order para hindi na masyadong maging crowded yung place na yon. Para dun sa iba na hindi talaga pwede at wala silang choice para lumabas, magtrabaho, bumili, or what have you, then that's how being brave is. Being brave is also, we find that our masks are so uncomfortable. But we have to do it. We have to do it for ourselves. We might be carriers of COVID, so we have to do it for others as well. So yeah. It's all about doing the right thing at the right moment, in the moment. And being brave is not just about grand things. It's also about the little things. The little things that actually count at the end of the day. Wow. Nakakatuwa. Ma'am Karen, thank you for your time. For joining us in this webinar. And salamat sa lahat ng pagpupunyagi mo at ng komisyon ng para sa mga karapatang pantao, para sa mga karapatan na ito. Siguro, mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino, gusto kong sundan yung sinabi ni Com Karen, ano, na, you know, ang kagitingan, hindi kailangang napakalaki niyan. Sa panahong ito, kailangan yung kagitingan makita natin bilang, alam mo yon, yung paggawa ng mga bagay at patuloy na paggawa ng mga pakikibaka kahit napakahirap. Diba? Kahit na binabato ka, kahit na ikaw ay maraming mga balakid, yun ang kagitingan eh. Yun yung pinakita sa bataan ng mga Pilipino noong World War II. Diba? Pero sa panahon, of course, ng pandemya, na napakahirap pa rin yung kagitingan na, alam mo yun, sundin ang mga panuntunan para hindi magkaroon ng panganib para sa ibang tao. Diba? At I think yun yung gusto kong iwan sa inyo. May babasahin ako sa inyo na sinulat ng ating pambansang bayani na si Gat Dr. Jose Rizal sa kanyang essay na El Amor Patrio o yung tinatawag na Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Sinasabing ang pag-ibig, kailanman ay siyang pinakamakapangyarihang tagapagbunsog ng mga gawang lalong magiting. Kung gayon, sa lahat ng mga pag-ibig, ang pag-ibig sa inang bayan ay siyang nakalilikha ng mga gawang lalong dakila, lalong magiting, at lalong walang halong pag-iimbot. Diba? Kaya nga, yan din yung sinabi ni Gat Andres Bonifacio. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila? Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. At para sa akin, lagi ko ngang sinasabi dito sa Commission on Human Rights, sa lahat ng ating mga programa, ang pagrespeto sa mga karapatang pantao upang hindi manganib ang iba, upang ang iba ay guminhawa, upang ibang tao ay magkaroon ng magandang buhay at dangal,
yan ay pag-ibig sa tinubuang bayan, dahil ang pag-ibig sa tinubuang bayan ay yung pag-ibig sa nasa tabi mo, ay pag-ibig sa kapwa mo. At kapag nangag-ibigan tayong lahat at iginalang natin ang karapatang pantao, dyan po tunay na lumalaya. Hindi lang ang mga kababaihan, kundi tayong lahat. Mga kababayan, ako po si Xiao Chu, isang public historian para sa Commission for Human Rights. Makasaysayang gabi po at maligayang araw ng kagitingan sa ating lahat. Ipagdiwang po natin ito. Marami pong salamat.